Tanggapin ang dalangin at pagsapo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ating pinagdiriwang ang pagunita, Memorial of St. Elizabeth of Hungary. Si St. Elizabeth of Hungary, siya po yung wife ni Louis VI of Thuringia and mother of three. As a widow, she became a Franciscan tertiary and devoted to the needs of the poor and the sick. So katulad po ng ating intensyon sa mga may sakit at sa lahat ng mga mahirap sa pamamagitan ni St. Elizabeth of Hungary, nawa tayo rin ay maging instrumento ng Panginoon upang tumulong sa mga nangangailangan at sa mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kaniyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig. Ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang. Ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman
na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat ang pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kuno ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo ang lahat. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit
ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Aalalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipon lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bigyan natin ng pagpupugay ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon pong araw ng Biyernes, tunay nga po na nag-uumapaw ang pagpapala at biyaya sa atin ng ating Panginoon, ang poong Jesus Nazareno. At sa atin pong Ebanghelyo, mga kapatid, dito rin po ipinakikita kung gaano po ang pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. At nabanggit po dito sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas na ang anak ng tao ay matutulad noong kapanahunan ni Noe. Ano ba ang nangyari noong panahon ni Noe? Doon po sa aklat ng Genesis, si Noah, he is always associated with the great flood, yung baha. Siya po ay anak ni Lamech. Meron siyang tatlong anak. May tatlong anak si Noah. Si Shem, si Ham, at si Japheth. Sa Genesis chapter 5, verse 32. Noong ang mga tao nung panahon ni Noah ay mas sumama, naging masama, ayaw sumunod sa Panginoon, nag-decide ang Panginoon, lilinisin ko ang mundo. Si Noah, kasama ang kanyang pamilya at ang mga sumunod, sila ay pumasok sa isang arko, sa isang bangka na iniutos ng Panginoon na gawin. At nilinis ng Panginoon ang sanlibutan. Naligtas si Noah at ang kanyang mga kamag-anak. Masasabi natin ito'y may connection din po sa ating Panginoon. Alam niyo ba ang pangalang Noah? Ang ibig sabihin po nito ay rest, repose, ibig sabihin pahinga. So, taas ang kamay, sinong napapagod na dito? Taas ang kamay namang napapagod na. Yan. Kung si Noah ay maihahalin tulad sa anak ng tao, itong simbahang ito ay maaaring sagisag din ng arko. Sa pagkakataong ito, ito ay arko ng awa ng poong Jesus Nazareno, na kung saan lahat ng mga napapagod ay nagtutungo sa dambanang ito, dumudulog sa poong Jesus, humihingi ng tulong, itinataas ang lahat ng inyong nasa puso, lahat ng inyong mga panalangin. Mga kapatid, katulad ni Noe, ang ating poong Jesus, noong siya ipinadala ng kanyang ama,
upang tubusin tayo. Linisin tayo sa ating mga pagkakasala. Nagkaroon ng bagong simula ang lahat. Nagkaroon hindi lamang ng kapahingahan, nagkaroon ng bagong relasyon sa Diyos. At si Jesus Nazareno, siya ang nagbigay ng bagong buhay sa ating lahat. Bagong kaligtasan, bagong kaanyuan ng mundo, bagong mga nilalang. Kaya kung meron po tayong dapat tingnan sa relasyon, sa koneksyon ni Noe sa anak ng tao, koneksyon sa ating Panginoong Jesus, tatandaan natin na ang ating poong Jesus Nazareno sa kanyang pagparito, nilinis hindi lamang ang putik ng ating kasalanan, kundi ang mga luha sa ating mga mata. Dumudulog tayo ngayon dito sapagkat naniniwala tayo na sa pamamagitan ng ating poong Jesus Nazareno, yung inyong mga karamdaman, yung problema ninyo sa relasyon, yung inyong mga binibitbit na mga sama ng loob, galit, minsan inapi kayo, minsan kayo ay pinaratangan ng hindi totoo, lumapit sa poong Jesus Nazareno. Allow Jesus to cleanse not just your sins, not just your guilt, but all the pain in your hearts. Kaya nga, dudulog tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang luna sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral ay simulain bilang hari ng sinlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sabisan ang kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo na mahal na birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming pagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno,
Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubos at butil ng trigo upang maging tugot katawan mo. Oo, Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, tunay na dalisay. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mo ang kaming gumugunita sa ginaganap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapanatag, mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santa Isabel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon sa amin at huwag mo kami.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng name minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o name minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po.
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Oo, Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 na umaga hanggang alas 8 na umaga. Sa finance office mula alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng gabi. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan na ating simbahan. Also, information guard, isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. At pagkatapos ng ating misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway ang magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang makarumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalati ka namin.